kasama mo kapatid, kasama pa rin po natin ang napakadiretsong magkwento, walang iba kundi si Miss Osang, si Rosana Rosas po. Osang, saan ka na-discover bilang artista? Actually, may asawa na ako noon, kakakasal ko lang. Tapos na yung masete ni Gardo. Okay. Oo, susut na lang yung love scene. Medyo yung babae, eh bawal to, bawal ganyan, ganyan. So, nagpasa sila na i-reshoot lahat. I-reshoot yung buong palitan ano? Yung babae. Okay. So, eh, nakapagpagupit na si Gardo, kaya naka-wig siya nung kami na. Ah, inulit yung buong movie. Mm. Okay. Sabi ng driver ni Tito Robby, hanapin mo nga yung nakilala natin dati, yung sabi mo kamukha ni Aiko na hawig kay Dina Bonnaby. Aba? So, actually, may asawa, nga, oo nga, no, halo. May asawa na ako, naka-bathrobe pa ako, lilingin ko lang dumating si Vir Mateo. Okay. Ayun nga sinabi niya, so hinarap ko yung asawa ko. Ako wala akong magpapasexy ka. Ako naman, titingin lang ako sa kanya. Kasi feeling ko kaya ko. Anything for the money. At saka, hindi naman siya nakakapag-provide ng maayos. So, ikaw ang provider naman eh. Kailangan kong kumilos. Sa early stage pa lang to, di ba? So, teka, early stage pa lang to, hindi pa siya nag-provide. Ikaw na. Di ba? Ba't tinanggal-tanggal mo pa ako sa club, hindi ka rin naman pala. Di ba? Alam mo yun, fairy tale sa akin yun eh. So, wala rin. Kasi hindi ko alam eh, mga anak. So wala talagang maibibigay sa yung, di ba, 5,000, isang buwan, eh 5,000 na apartment, di wala nang pagkain. Buti andyan si nanay, oo. So tawag ako kay nanay, hindi ka naman matiis nun, dalang kang bigas. Pero saan ka nakita nung ano, nung sinabi, dun, yung nakita ko mukha ni Aiko na halong Dina Bonnaby na club? Okay. Oo, siyempre doon sa makakita ng mga potential magaganda, na, oo. So, hindi muna niya ako napansin, pero nung sinabi na nga ng driver, pinatawag ako. So, nag-agree naman yung asawa ko with the condition na 5 taon ka lang magtatrabaho. So, nung lumakpas na 5 taon, bibisit na ako. Inihintay ko na yung tumigil ka na, nalimutan na niya. Ah, gusto mong tumigil? Yun, ano namin eh, na pag 5 taon nakaipon, kaya pati titigil ka na, ako naman ulit. Aba, ng sarapan, 10 taon na hindi mo tumitigil. So, ayun, nalulungpa sa bisyo, sa sugal. Pinapili ko nga, babae, sugal, bisyo. Ano ba yan? Sabi ko muna tanggalin babae kasi hindi man ako selosa. Oh! Hindi. Umbaga, sa akin, kesa itago mo din, sige. Yun lang, tanggalin mo so, yung dalawa. Kasi lalabas na yung apo ko. Ayokong may ganyan. Walang pinili. Out. Tsaka sabi mo, since naghiwalay kayo, nakailang asawa na siya? Tatlo na yata. Baka hindi nakakota. Ako, at least I'm proud na kita mo after nung unos, ako yun na natiling. Actually, hindi ako nagbago. Yung man pinagsasabi nila na hindi maganda sa akin, sinong nakatayo ngayon? Totoo yun. Pero proud pa rin ako kasi, nakatatlo ka na. Hindi mo nakita yung sarap na binigay ko sa'yo, no? Tama. Sarap ng buhay mo sa akin. Sorry ka. Ganun alam naman mo yun. Yung, ang pagsisisi na sa huli. Hindi siya. Hindi ako magsisisi. Ikaw. Siya. Pinasarap ko buhay niya eh. Tama. Oo nga, no? Sorry ka. Grabe. Diba? Pero pa rin, at nakapag-decide ako na maaga-aga. Mm-mm. Kasi kung ngayon, naku, hirap ano ng bumangon. Tsaka medyo yung emotions mo, iba na. Mm-mm. Hindi na ganun kasing tapang. Isipin mo yung mga bata, mga ganun ba. How old were the kids nung una kang inoferan sa Machete? Ano, 6 si Grace, 5 si Onyok. So wala pa silang malay doon sa sexy star ang mama ko. Nag-aaral na. Pero yung, nung lumabas na yung... inaano ko yung dyaryo, hindi ko pinaano sa bahay. Ayun. TV, bawal, ganun. Eh, syempre nung kalaunan, sikat na sikat ka na, nakailang taon ka na. Tinago pa ako ni Robby eh. Ha? Hindi naman ako pinapalabas, walang press con, walang ganun. Oo nga. Kasi baka mabuko nga na may asawa at may anak. Ayun, diba? kasi nung araw, ganun ang mentality eh, pagka sexist. Kaya nga, parang exemption to Dural ako nung nalaman nila na ganun. Parang mas tinanggap ba ako ng tao, doon naman ako nagkaroon ng ligaya. Kala ko talaga tapos na. Ang gusto ko na rin matapos na, nahihirapan na rin ako dahil mga bata ang nagsasuffer. Tinutokso sa school. Anong sinasabi mo sa kanila pag nagsusumbong sila sa'yo? Especially sa lalaki ko, huwag mong papatulan pag babae. Mm-mm. Yung babae, kunyari, ganun nga sinabi, nanay mo bolsa, ngungudgod niya yun sa pagkain. Ganun? Huwag, pag babae, huwag. Eh, pag meron mga kunyari... sabi mo, pag nakadinig ako, anything against sa'yo, di ba? Eh, masama yung dila nun eh. Talagang walang pinipili. May ganun, no? May ganun tao. Pero pag may school functions, tapos pupunta hindi ka. Hindi ako pupunta. Nung graduate lang si Grace, na-protectionan ko din sila eh. So, talagang I wasn't there. So, ngayon na may time ka na sa kanila,
Excuse me, sabi mo nga ngayon ka lang nakakabawi. Ano naman ang bonding nyo ngayon? Hindi na material na bagay ang binibigay mo. Paano kayo ngayon? Iba na rin kasi ang mentality nila ngayon na nagkaroon na sila ng sarili-sariling pamilya. Tapaalala mo lang lagi na, oo, may pamilya, pero tandaan mo, huwag mo hayaan yung magkasira kayo ng nanay mo. Oo. Especially nanay mo. Naku. Ang dahil yan sa asawa mo. Yung ganun, laging totoo. Pamilya ang una. Isa lang ang nanay mo. Oo, yan, mawawala ta. Kung mapit yung nanay mo, madapa ka o nandyan lang yun. Unconditional lang. Minsan nabubulag sila sa pag-ibig talaga. Eh. May ganun. Oh, naku, lahat naman tayo. Oh, pero iba. Pero para itakwil mo yung magulang mo, mali iba. Yun. Maling-mali yun. Kapag pinapagalitan ng araw, tingin, hindi ako tumitingin kasi ngayon, sumasagot sila, no? Pag sinabi mong, bawal yan, bakit? Ah! Oo, kailangan sasabihin mong, bakit bawal? Kung ganun ang bata, humingi. Ano sinasagot mo doon? Sabihin mo kung bakit. Bakit tinatanong mo kung bakit? Ikaw na maging nanay. Ako? Diba? Bakit? Dahil sabi ko. Ganun lang. Batas ako eh. Ano, ikaw na, pakain sa akin. Oo. This diba? Is our house. Ganun ka simple lang. I pero yung mga you. Maliliit ngayon, uh-oh. Ang tatalino. Ay, hindi mo na papagalitan na bawal yan. Tingnan mo lang, alam na nila. Pero may negosyasyon. Oo. Saka pag kailangan mo mag-sorry sa kanila, mag-sorry ka. Ay, oo. Diba? Oo naman. Hindi, pag yan din ang pagturo sa kanila kung paano magpakumbaba. Pag ikaw ang mali, matuto ka rin namang, di ba, magpakumbaba. So nakikita nila na sila rin, magsusorry rin sila. Wala namang kasi mawawala sa pagkatao mo kung mag-sorry wala. Ka. Wala, oo. Basta ituro mo, pag mali ako, ay sorry, di ba? Kasi walang perfect. Anyway, pagkatapos ng lahat, naapektuhan ka pa rin ba sa lahat ng sinasabi o kinakabit na panghuhusga, whatever we can call it, no? Sa'yo ng mga tao dahil sa nakaraan mo. Pag gano'n na, let's say, minabasa ako, alam ko hindi naman totoo. Ang trabaho ko para ipaan sa mga anak ko, eh, galing sa pawis at ano. Eh, at yung mo tinago yun? Oo, oh, ang dami ng taon na nakalipas sila, gano'n pa rin. Naninirapan din. Yung ginagawa mo, ano man yung kailangan gawin, ano man sabihin nila, you were doing it for your children. Sila, from the start. At hindi, wala kang tinatapakan. Sarili wala. Mo yung sinusugal mo, di ba? Oo, binenta ko ngayong kaluluwa ko, di ba? Para oo, sa mga totoo. Bata. Paano pinapahalagahan ang chance na makabalik sa showbiz ang isang Rosanna Roses? Napakahalaga sa akin noon. Now. Kasi noon or now? Ngayon. Hindi na nila nakikita yung nakaraan mo. Nakikita na nila yung talent mo. Oo. Especially yung sa huli kong ginawa, yung sa ngalan ng ina. Ah, oo. Ang dami talagang sumusulot. Mataba daw ako, dahil tigyawat, ganun-ganun. Ay, oo, sorry naman tayo. Ang dami. Pero sabi nila, hindi. Gusto namin ng new breed, ng kontrabida. Tsaka, Osang, iilan lang naman ang nagsimula sa, let's say, medyo similar sa naging past mo, na pinanggalingan, na iilan lang talaga yung tumagal na kasi gumaling. Hindi ba? Yung ang galing ng mga artista at isa ka doon. Iyon naman pinagsasalamat ko sa Diyos na yung pinahiram niya sa akin, parati kong ang ibinabalik. Hindi akin yun eh. Yung talent na yun dahil hindi ko man talaga gusto mag-artista, pero kung paano niya pinag-iigi, kumbaga, sige, tumayo ka lang sa gitna ng pambubugbog sa'yo, ako bahala sa'yo. Parang, mas ginagano naman ako, mas gumagaling ako ba? Yung, hindi, talaga yung galit ko sa acting na bubuhos sa'yo, mas maganda rin kasi. Kasi ang dami mo ng bala. Daing paghuhugutan. Ang dami. Ano, dali-dali nang umiyak dahil pinaiyak niya ako. Oo. Hindi gumaling ako pang patulon ng luha. Tama, tama. Totoo yun. Hindi pa po tapos ang prangkahang usapan kasama si Osang. More revelations to campus sa pagbabalik ng kasama mo, kapatid. Salamat po. Don't go away. Nagulat ako. Yun ang sinuot sa akin bago ako pinaupo sa electric chair. Sabi ko, Lord, matanggap mo ba ako? Ang dami kong kasalanan. Paul, bakit nandito ito? Bakit ganito itsura nito? Dad. Naalala ni Direk sabihin, cut. Napakagwapo ni Jiro ngayon, anong kinis-kinis. You look very well, very well. Very nice to see you like this.